Alright, sound check, check. Bale, mag-POV ulit ako. Part 2 na to, no? May? Or nakailang POV na ako dito sa Vios? Hindi pa sure, pangalawa yata. Una pa yung ano? Ay, hindi, nung pumunta tayo kay Torogi pala. Oh, ayun, yun yung pala yung una. Ano yung ako yung nagkabit nito. Ah, okay. Bale, shucks, wala na tayong crudo, mami. Ah. Ay, crudo, gas pala. Vios pala to, hindi pala yung Montero. Bale, mag-POV ulit tayo ngayon. Gamit natin ulit itong Vios. Nagpapahinga muna yung Montero kasi Wednesday ngayon, coding ng Montero. Anong date ngayon, Mi? Wednesday? January 31. So, ginagamit ko tong Vios pang coding. Hindi, actually, ito na yung ginagamit ko. Tapos yung pang coding ko yung Montero. Mas tipid kasi itong Vios. Alright, before tayo mag-POV ulit, shout out ko lang tong si anong pangalan nito. Makikita yung pangalan niya. Visit natin yung page niya. Ito, shout out kay Drixify. Drixify Moto 9923, ayos yung username niya. Toto, ang sabi niya dito. Same, dami ko na nahawakan na manual transmission, pero dito sa, ay hindi, Montero naman. Dapat yung regarding sa Vios. Sino na yung mga nag-comment na regarding sa Vios? Ito, si Don Romantico. Sabi niya dito, sir, question lang. Kung nakapag-drive ka na ba ng Vios 1.3 manual, same ba nun yung clutch ng Montero? Kasi ako, sir, nagda-drive ako ng adventure namin, manual yon. At never ako namamatayan doon. Pero nung nakabili kami ng brand new na Vios 1.3 manual, nung din-drive ko ay para akong naging baguhan ulit. Dahil palagi ako namamatayan. Ganun din ba yung beating point ng Montero, sir? Kagaya sa Vios? Alright. Sinagot ko na siya actually dito din sa may comment niya mismo. Pero I think ipapakita ko lang din yung na-experience ko dito sa Vios. Para sa mga Vios users din. Vios 1.3. XLE itong gamit naming Vios. Ito pa, isa pa, kay Abet Candila. Shoutout pare. Sabi niya dito sa may comment section. Boss, parehas ba beating point ng Montero at VO? Same lang sila ng tinanong ni Don Romantico. Parehas bang beating point ng Montero at Vios na manual? Kasi nakapag-drive na ako ng Vios. Pero Montero manual, hindi pa. Kung sanay ka sa Vios at nag-drive ka ng manual na Montero, hindi ka ba naninibago sa clutch? Honestly, ito na. Sagutin ko na muna bago tayo mag-POV. Yung unang tanong is yung beating point. Parehas ba ng beating point yung sa ginagamit kong Montero tsaka itong Vios? Actually, hindi. Si Vios, mababa yung clutch niya. Konting release mo lang, aabante na siya. Si Montero naman, almost nasa half clutch na siya. Tapos yung weirdo kay Montero, naninipa pabalik. Kapag naka half clutch ka na, hindi siya mag-steady doon. Parang lalabanan niya yung paa mo pabalik. So, dun siguro namamatayan yung iba. Kasi hydraulics siya eh. Hydraulics clutch. May content ako regarding doon kung gano'ng ka-weirdo yung clutch ni Montero. Lagay ko na lang ulit dyan sa may ad cards. Upper right corner ng video na to. Pwede nyo i-click para mapanood nyo. So, ano yung next na tinanong dito? Kung sanay ka sa Vios at nag-drive ka ng manual na Montero, hindi ka ba naninibago sa clutch? Honestly, naninibago pa rin ako. Pero since parang 2 years ko nang ginagamit yung Montero tsaka itong Vios, every time na ginagamit ko sila upon startup, parang titimplahin ko na agad bago ako umalis sa bahay. Mararamdaman mo naman eh, hindi naman incline yung bahay namin. So pag naramdaman mong kumagat na, pag nakapagpelmera segunda ka na, parang memory muscle na lang yung mangyayari. Pero naninibago pa rin ako, lalo kapag kunwari 5 days kong ginamit tong Vios, bigla akong magmumontero. May time na yung launching ko, medyo mabibigla siya. Pero so far, since 2 years ko na siyang ginagamit, hindi naman ako namamataya. Alright! Tara, pakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit tong si Vios. Nilalagyan ko na rin ng pedal view, mga pare. So, nag-setup ako dito sa ilalim. Yan, ito yung ibig kong sabihin, no? Parang bago ako umalis ng bahay, tinitimpla ko na siya. Parang pinapakiramdaman ko na. So, nasabi ko last POV na
medyo pag-uusapan natin yung advantage tsaka disadvantages ni Bios. Tapos compare din natin siya dun sa Montero ko. Inline na ganito mga pare. Oh. Sinarado nila yung gate. Hindi ko alam. Pakinggan natin sa ano. Pag nag-i-edit na ako. Shucks, medyo maaraw. Sana hindi, sana nakikita yung harap natin. Thank you. Tumakbo bigla yung nasarap. Sorry. Yan. So, pinakaunang advantage siguro na gustuhan ko dito sa Vios. Meron siyang hill climb assist. So, kapag kapag na-traffic ka uphill, hindi ka aatras basta-basta. Kahit nabitawan mo na yung preno mo, tapos nasa incline ka, kahit wala na handbrake tsaka foot brake, meron siyang almost 3 seconds yata eh, 2 to 3 seconds na nandyan lang siya. O, tamang-tama yung timing mo pag abante ka na. Parang nasa patag ka pa rin. Yun yung isang nagustuhan ko dito sa Vios. Comparing dun sa Montero natin, yung gamit kong Montero na GLX manual. Napakamahal, pero wala siyang hill climb assist. So, kailangan mong mag-kombi-kombinasyon dun. Dito hindi na pare. Yun yung isang nagustuhan ko dito sa Vios na XLE. Next na nagustuhan ko dito sa Vios is napakatipid niya pare. Sabagay make sense kasi 1.3 liters lang yung engine niya. Tapos gasoline engine. Itong Vios na to, sana yan, makikita kung ilan yung consumption nito eh. City driving, para siyang parang nakamotor lang ako. Hindi naman pala parang nakamotor, pero yung full tank na pangalan nito, yung full tank na 2,000 magagamit ko siya almost isang buwan. Tapos bahay trabaho lang siya. Bahay trabaho is sabihin mo na nasa 12 kilometers. Kung may mga pinapasyalan naman ako o iniikutan dito sa may town proper, sabihin mo na ano, 10 to 15 kilometers every day for 1 month. Tignan nyo to, first week ng January last nagpagas ako, ngayon mag-MT na, tapos sakto ngayon is 31, so hindi naubos yung full tank pare, hindi siya naubos. Eh, 2,000 yung full tank nito. Papagas ulit ako ngayon. Para next month, tignan ulit natin. Pogi ng Bristol dito sa side, oh. Bristol Venturi, yata. Ay, hindi. Classic bike na, ano? Bristol. Napakaangas. Twin cylinder. Dalawa din tambucho. Alright, let's go back sa usapan. Pangatlong nagustuhan ko dito sa Vios. Ito ay yung mga na-experience ko ah, comparing dun sa Montero ko. Napaka, mas maganda yung stereo ni Vios. Mas maganda yung tunog ni, ano, timpla ng tunog ng stereo ni Vios comparing sa Montero. Head unit. May time na kapag dito nagpapatugtog ako, tapos biglang magpapatugtog ako sa Montero pag nagamit ko, meron akong hinahanap na beat, yung parang dumadagundong, yung nararamdaman mo dito, nararamdaman ko yon sa Montero hindi, kahit tinitimpla ko na yung bass niya, ewan ka kung bakit. So minimal naman yon, minimal lang siya. Another thing na nagustuhan ko dito sa Vios is napakatahimik niya. Sakto green. Traffic pero.
napakatahimik ng view sa mga pare comparing dun sa ano, dun sa Montero natin. Tahimik in a sense na yung stability niya. Minsan kapag kunwari downhill, no, tapos i-release ko lang yung segunda or tercera. The same na, ano yung tumuturo niya? Sa atin ba yan? Nasa lito. Pasok, pasok. Napakatahimik in a sense na hindi siya maalog. Anong tawag na dun eh? Tahimik. Hindi pala, sounds pala yung sinasabi, yung tahimik na. Itong si Vios, hindi siya masyadong maalog. Maganda yung parang cruise control ba yung tawag doon? Pangalan doon? Hindi ko alam yung term. Hindi siya matagtag, kumbaga. Shock observe. Oh, hindi ko ngayon alam kung bakit. Oo nga, mas maganda yung parang balance ni Vios comparing sa Montero. Meron yung time na kapag kukurba ako ng mabilis, no? Tumatakbo ka ng 60, something ganun. Kukurba ka. Itong si Vios, ang ganda ng pagkakalin niya. Si Montero naman, parang yung sa kabila, aakyat. Parang siyang tabingi, parang ganun. Ito hindi. Mas smooth siya. Yun yung isang nagustuhan ko dito. Tapos ano pa ba yung mga nagustuhan ko dito, mami, na sinabi ko nun? Mas madaling imaneho comparing kay Montero. Yung mga namamatayan, I think namamatayan kayo kasi hindi nyo masyadong dinadagdagan yung revolution sa gas. Alam nyo naman na 1.3 engine, di ba? Napakahina niyan. Kung galing kayo sa mga 2.5 na diesel engine, like yung nag-comment, Revo yata yung dinadrive na Adventure. Kung galing ka sa Adventure, malakas yung makina nun. 2.5 yata yan. So, kahit hindi mo masyadong burburin yan, tatakbo yan. Eto, si Vios, dagdagan mo konti ng revolution mo. Napakain na yung jeep. In a sense, dadagdagan mo yung revolution mo in a sense para makakoop up siya. Kapag kasi, syempre, sabi ko nga, mahina tong makina nito. Sige ate, pasok. Mahina niyo yung makina niya, tapos kapag magla-launch ka na, mabigat, parang mabigat din yung binubuhat niya, mahina siya eh. Bubuhatin niya ngayon yung buong sasakyan, mas bababa lalo yung revolution mo. So, para mag-compensate, mag-rev match ka, taasan mo konti. At least more than 1,000, 2,000 RPM ganyan. Pagpaakyat, kahit 2,500 RPM mo. Pagsiksikan na tayo dito, mga pare. Diretso lang naman. Alright. Dagdagan ko next time yung mga advantage na napansin ko sa Vios. Medyo wala na akong maisip ngayon eh. Pero marami. Marami yung nagugustuhan dito sa Vios. Sa may disadvantage naman siguro, pasadahan natin konti yung mga na-experience ko na disadvantage. Nasiraan pa yata to. Traffic yan, pare. Asin na jeep. Pala. Nakatid na yung traffic in Torsa. Hidla, pare. Alright. Disadvantage naman. Sunod natin. Hindi ko lang kung dapat ko bang sabihin to or hindi na. O sasabihin. Kasi parang it's not the proper. Parang niya akong sabihin, ayokong i-down si Vios, si Toyota Vios. Kapag taga Baguio ka, hindi ko recommended na bibili ka ng 1.3 Vios. Kasi yun nga, 1.3 engine. Maraming kalsada dito sa Baguio na matitirik. Honestly, itong Vios na to, dalawang beses na niya akong binitin sa akyatan. Sa mga taga Baguio, kung napadaan na kayo sa swelyo,
Suelyo, tapos papuntang Irisan. Ano nang tawag doon, mami? Yung mataas na kalsada, papuntang Irisan? Munoz. Munoz Drive. Napakataas noon, tapos dire-diretsong akyatan. Nakapelmera na ako noon. Tapos, sabagay, may kasunod kasi ako eh, so hindi ko masyado nabiluhan. May medyo mabagal na nasa harap. Pelmera na yun ha, tapos pakyat ako sa may Munoz Drive. Meron yung parang liliko ka, medyo nabitin yung sinusundan ko nun. Ito si Vios, wala na siyang hininga. Pababa ng pababa yung RPM na niya hanggang wala na. Talagang hindi na siya makakyat kahit naka full throttle na ako sa akin. Mamamatay na siya, nag-clutch na lang ulit ako. Yung ginawa ko nun, umatras ulit ako. Atras sa medyo hindi masyadong mataas. Velo ulit. Yun, nakaakyat na siya. Yun yung unang beses. Ayaw ko nang isipin yun, pare. Isang disadvantage yun. Pangalawang disadvantage na lagi kong sana may ganito CBS, lagi kong sinasabing ganun is itong head unit walang reverse camera. Nasanay kasi ako sa Montero na kapag ha-atras ako, kahit di na ako titingin sa side mirror eh, sa reverse cam ko na lang, dire-diretso na yan, kayang-kaya ganun. And once nagagamitin ko tong CBS, kahit maliit to, medyo hindi ko masyadong matansya yung likod. Eh hindi kagaya ni reverse cam nung Montero na kapag na-meet na niya yung ano, na-meet na niya yung kulay red na linya, tama na. Ito hindi eh. Wala kasing reverse cam. Sayang. Sa halagang almost 900,000 na kotse, walang reverse cam. Yun lang, yun yung isa. Actually, pwede naman palagyan, pero siyempre babayaran mo ulit, bibili ka ulit ng camera, head unit. Yun lang naman. Ikaw, may anong napansin mo na disadvantage ng Vios kung ikaw, as a passenger? Nag-fit sa likod ko yun. Itong upuan? Ito? What do you mean nag-fit? Parang naka-slouch ako kung na upuan. Ah, oo. Comparing sa upuan ng Montero, eh syempre, yun yung ko-compare natin. Yun yung ginagamit ng sasakyan na isa eh. Parang mababa yung upuan ni Vios. No? Oo, mababa siya. Mas relax umupo sa upuan ng Montero comparing dito sa Vios. Sabagay, makes sense kasi SUV naman kasi yung Montero. Ito, para kang nakahiga. Sobrang baba. Ano pa ba? Ikaw, Sofia, are you awake? Is she awake, me? Sabi niya, walang pakialam eh. Regarding sa aircon, mga pare. Chucks, ito yung ayaw ko dito kapag nakatapat pa yung araw na ganyan. Feeling ko, hindi na nakikita sa camera. Iba yung brightness ngayon ng ano, ng, no? Nakita mo? Yan, so, sabi ko last time, dapat dito sa Vios, marami na akong POV driving dito eh. Kaso, kapag pinapanood ko, kapag masyadong maaraw, hindi na nakikita sa harap. Ewan ko, may epekto yata itong tint dito sa taas na masyadong black, tapos masyadong maliwanag dito. Yung brightness, masyadong malakas. Alright. Panoorin nyo na lang muna yung POV natin na may pedal view. Tunog.
next time dadagdagan ko na lang ulit yung mga advantages tsaka disadvantages ni Pios. Eh, sa mga viewers pala, kung may mga gusto pa kayong malaman, don't hesitate pare, mag-comment lang kayo dyan. Nababasa ko lahat yan. May mga hindi ako nare-replyan, pero nababasa ko lahat yan. Subukan natin sagutin through videos din yung mga gusto, mga request nyo. May nagme-message pala sa akin sa ano, sa Facebook page ko. Yung gusto niyang iparev si Montero ng at least 3 minutes daw na sobrang high rev. 3,000, 4,000 revolution. Yes? Ay, shucks! Nakalimutan kong mag-crudo. Ano ba bukas? Thursday. O nga no, bakit nawala sa isip ko yun? Wala na, February 1 na yung next na gas ko. Exacto, February 1 hanggang tatawag. 1 month ulit natin. Comparing dun sa gastos ko dun sa crudo ng Montero pare, yung 1 month na dire-diretsong ginagamit ko, 4,000, 4 plus, 4-5 ganyan in 1 month. Comparing dito, sabihin mo na to 2,500, 2,000. 2,500 lang mo full tank nila. I think hindi nga, pero last time na pinagasan ko siya nasa 2 plus lang eh. Nakalimutan ko magpagas. Naririnig nyo ba yung makina ng Vios mga pare? Napakatahimik, no? Halos walang halos walang marinig. Yung fan tsaka yung gulong na lang yung naririnig ko sa akin eh. Pero yung dagundong ng makina, hindi siya dumadagundong. Mas malakas pa yung tunog ng exhaust fan, radiator fan kapag umikot na. Ito yung isang kalsada na sinasabi ko, nabitin ako. Yung packet dyan. Itong packet na to. Ay ngayon, pababa ako kaya okay lang yan. Crystal Bell na sticker oh. Sana all famous pare.
Montero pare, oh. Natakpan muna. Wait lang, may taxi. Padaanin muna natin. Baba ka na? Sige, baba ka na. Buksan mo ang gate galon. Ito, wala tayong reverse camera. Pag nag-reverse ako, bang, di ba? Wala. Pure skills lang. Side-by-side mirror lang, pare. Hindi mo lang kung tatamaan ko na ba yung Montero ko doon, eh. Napakasikip pa naman din ng parking ko dito pag dalawang sasakyan na. Okay, ganun lang ang POV ng motor shed. Next time ulit, mga pare.